Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang nilingkod si Mr. Destiny. At ang pag-uusapan po natin, ito ang mga ina-update natin sa social media. Marami kasi nagre-react, marami nagko-komento na fake news daw po yung mga sinasabi ko. Imposible daw po na pumunta si Alden Richard sa Itbulaga. Kumbaga dahil nakontrata siya sa GMA, galing po mismo sa bibig ni Alden, kung nakapanood po o sa mga nakapanood po ng ASAP, sinabi po kasi doon ni Alden Richards na po pwede na nga pong mag-promote kahit sa lahat po ng network, basta pelikulang Pilipino. Ang ibig sabihin, sa pelikula lang, kapag may mga movie, kahit saan, hindi na siya pinagbabawal pa. Wala nang bawal. Kumbaga dahil magpo-promote ka lang ng pelikula para buhayin nga po ang pelikulang Pilipino. Kasi yung iba hindi naman po talaga updated eh. Hindi naman po talaga nila alam buong istorya. Hindi nila masyado napakinggan dahil sinasabi nila kilig moments lang daw po. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible po, posible po na makapunta si Alden sa GMA, sa Itbulaga, na hindi po masisira yung kontrata o masasabi na kumbaga tumaliwas siya. Ibig sabihin mga kaldab, pwedeng pwede na nga po. Kaya lang sinasabi ng iba na hindi daw papayag ang Itbulaga na magamit sila. For the record lang po, nangangailangan po ng viewers ang Itbulaga. Di po ba totoo naman yung mga sinasabi natin? Una sa lahat, bagsak po yung ratings ng Itbulaga. Pangalawa, umaangat o sobrang angat ang ratings ng Showtime dahil sa bago nilang segment na tinututukan po ng madlang people. Mababasa nyo po yung mga komento kapag nanood kayo sa YouTube ng live o sa Facebook. Makikita nyo doon na naghahanap sila ng bago. Naghahanap sila ng segment na kumbaga tulad ng ginawa ng Showtime na kumbaga talagang nag-effort sila, inanap nila talaga yung mga bagay-bagay na kailangan at siguradong tatangkilikin ng mga netizen. Kaya po imposible, maaari ang GMA ang umayaw. Ang GMA ang magsabi na huwag ka nang pumunta sa Itbulaga. Pero kung si Alden po tatanungin nyo, at ang Itbulaga, kailangan po siya kasi hahatak po talaga sila ng mga fans eh. Hahatak po sila ng mga viewers. 101% yun. Hindi po ba? Na, kumbaga, siyempre, mga ilang Aldab Nation, manonood doon, titignan kung ano na nga po ba yung mangyayari, ano na nga po ba ang magaganap. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po aayaw ang TBJ para po sa pagpunta ni Alden. Tanging ang GMA Network lang ang po pwede ang magbawal. O kaya, pupunta si Alden. Pero ang gagawin ng GMA, kailangan absent si Main. Kailangan yung araw na yon wala si Main Fulkerson. Di po ba? Hindi posible yun. Hindi, sinasabi ko lang po mga kaaldab, hindi posible yun. Kasi alam naman po natin na may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ikwento. Mahirap nga po talagang sabihin. Mahirap nga po talagang mag-react. Di po ba? Na posible po na absent muna si Mengay. Gaya po nito mga kaldab, wala si Meng sa Itbulaga. Tignan nyo po yung ratings. Tignan nyo po yung mga kaganapan. Tignan nyo. Di po ba bagsak? Sobrang baba po. Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion ha. Pero bago nga po tayo tumuloy sa ating pinaka main update, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin.
sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo. From taping to po mga ka-Aldab, eh dumiretso na si Alden Richard sa celebration o birthday celebration ni Miss Annette Gozon o Attorney Annette Gozon. Dahil katatapos nga lang daw po ng taping ni Alden sa pulang araw, eh dumirekta na siya at pumunta nga po sa birthday celebration. At talaga naman pong tinutukan din yan ng napakaraming artista ng GMA Network. Kaya ang sabi ko sa inyo, dito po ang punto natin, eh ganito po kabisi si Alden. Kaya siguro nagbabakasyon si Main para din po na makagalaw. Ibig kong sabihin, yung tipong alam niya, Mengay, na maraming gawain si Alden. Sobrang busy, walang mag-aalaga ng mga chikiti. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan. Kasi sinasabi mo na kaya nawala si Main, kaya nagbabakasyon si Main, eh para magbantay at mag-alaga ng anak nila, ni Tisoy. Po ba? Yan ba? Yan naman talaga mga ka-Aldab. Pansin nyo ha, ito for the record lang po. Napakarami pong tao, di po ba, sa photos na huling post ni ng mga Armin. Pero bakit hindi po yung iba nag-post? Bakit hindi po sila nagpumicture, nagpa-picture, tapos sinense po nila sa kanilang Facebook, Instagram? Hindi po ba ganun? O kaya sa TikTok? Hindi po ba mas maganda yun? Siyempre, mag-iisip agad-agad yung mga ilang net kaibigan niya. Ang swerte nyo naman, nagbakasyon na kayo dyan, nakita nyo pa sila Mengay at si Congressman. O, hindi po ba may pagmamalaki mo siya? Hindi po ba mas mapapasana all ka sa mga photos na ipapakita mo? Parang, hindi po ba? Yung tipong mga ka-Aldab na filto, kaya mga ka-Aldab. Kaya nga, nagtataka ako, sila lang talaga yung walang mga photos. Sila, kumbaga, isang admin lang talaga yung gumagawa. Bakit? Kasi ini-edit niya lang eh. Yung iba, hindi naman talaga mag-i-edit yun. Nag-aantay lang. Kita niyo yung mga post, panay dami. Walang post si Congressman Arjo. Walang post si Mengay. Doon pa lang, may malin eh. Pero hindi po tayo namimilit. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, wala namang pumpilitan. Kung ano lang po yung paniniwala po ninyo, kung ano yung sa tingin po ninyong tama, eh nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Po ba? Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.